Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikalabing dalawa sa buwan ng Pebrero taong 2013. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, suspected gunrunner tulak ng Shabu sa Rojas, timbog sa PNP. Chair Council Forum ibinaos, election-related issue puntos sa pagpupulo. Paso 4A and Divisional Work Conference isinagawa sa Minsat Victoria Main Campus. At sa detalye ng ating mga balita, naglalayong aktwal na may pakita sa mga mag-aral ang ilan sa mga araling kanilang tinatalakay. Isang field trip ang isinagawa sa inisyatibo ng pamunuan ng Adriatico Memorial School kung saan madaling araw ng 10 Pebrero nang tumulak patungo sa lungsod ng Maynila ang may humigit kumulang sa 400 mga mag-aral ng 6 at 5 maging 4 na baitang at mga head start ng institusyon na kabilang sa science class kasama ang kanilang mga guro at magulang. Ilan lamang sa mga binisita at pinuntahan ay ang Luneta Park, Lights and Sound Museum sa Intramuros, Manila kung saan isang makasaysayang tour ang ibinahagi sa mga kabataan mula sa pananakop ng mga Kastila hanggang sa talambuhay ni Dr. Jose Rizal at ang pamosong Ocean Park na nagbigay saya sa mga batang estudyante dahil sa iba't ibang mga atraksyong dala ng nasabing establishmento. Ang Mirror Maze Trick Art Gallery, 3D Theater at Mega 4D Rider ang ilan lamang sa mga atraksyong nagbigay tuwa sa mga estudyante dahil na rin sa makatotohanang ng dala ng siyensya. Habang ang Fish Gallery, Dancing Fountain, Sea Lion Show at iba pa ay nagpamangha naman sa mga ito. Sa kabila naman ng maghapong paglilibot, napagod man sa pagbiyahe, matagumpay at masaya namang naisakatuparan ang naturang gawain. Samantala, nagdaos ng 3 araw na Regional Work Conference ang mga delegado mula sa Philippine Association of State Universities and Colleges 4A&B sa Minscat Victoria Main Campus, 11 hanggang 13 ng Pebrero taong kasalukuyan. Dumalo sa naturang aktibidad ang 11 presidente at ilang delegadong mag-aaral na ka-6 sa nasabing asosasyon ng mga paaralan na kinabibilangan ng mga kilalang universidad at state colleges sa Region 4A&B. Sa kanilang Joint Future Farmers of the Philippines, Future Agricultural Homemakers of the Philippines, Future Farmers of the Philippines Collegiate Chapter na may temang Promoting Technological and Entrepreneurial Innovation in a Dynamic Global Environment, inaasahan na maipapakita ng bawat delegadong mag-aral mula sa nasabing asosasyon ng mga paaralan sa rehiyon ang kani-kanilang talento upang maibahagi ang bawat kaalaman, partikular na sa larangan ng agrikultura. Iba't ibang patimpalak din ang inihanda sa mga partisipante at umaasa naman ang bawat delegado na magkakaroon ito ng panibagong talento sa pag-aaral sa pamamagitan ng kanilang pagbibigay kaalaman sa kapwa mag-aral upang higit na mapagbuti ang agrikultura para sa kinabukasan ng mga mamamayan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Want new furniture for your home? Look no further, locally imported furniture. Tiles of all sizes, ceramic or granite at incredibly low prices. Lights and chandelier to brighten your homes. Get the look you have always wanted for your homes and offices. Home or commercial booth outdoor and indoor furniture.
designed to beautify your homes. More than 10 years of delivering quality furniture, Homemark for furniture that best suit your homes. Homemark, the mark of modern home. Isang lakbay-aral ang isinagawa ng mga mag-aral ng St. Augustine Chaplain Seas Agricultural Technology Institute sa Barangay Baruyan, 11 ng Pebrero taong kasalukuyan sa lungsod ng Calapan sa pakikipagtulungan ni magsasaka scientista Dewey Albufera at pakikipag-ugnayan kay organic practitioner Rudy Cartisiano at iba pa. Puntos ng naturang lakbay-aral ang matutunan ang mga mag-aaral ang tamang pamamaraan ng pagtatanim kung saan puro at natatanging organikong pagsasakatuparan ang ginagamit dito. Ilan pa rito ang pagbabalanse umano ng mga pananim kung saan naiiwasan ang pagkakaroon ng marami at nakasisirang insekto. Ayon kay organic practitioner Rudy Cartisiano, nais umano niyang maisulong ang kanyang advokasya sa organikong pagtatanim kung saan iniiwasan ang paggamit ng mga fertilizers o anumang kemikal na nakasisira umano ng ecological balance ng lupa sa upang maapektuhan ang pananim sa mga nakalalasong kemikal. Anya pa, layunin din umano nito ang pagkakaroon ng ligtas at masustansyang pagkain. Ang organic naman, wala tayong ginagamit na chemical, synthetic pesticide, synthetic fertilizer, lahat kung anong hanggat maaari in-farm, in-food, sabihin hindi ka bumibili sa labas. Dapat yun ang tunay na organic. At ang lupa, ang talagang pinagyayaan. Safe and healthy food ang ating nakukuha dito. Safe and healthy food. Kaya sinasabi namin, kung mahalaga sa iyo ang buhay, mag-organiko tayo. Inaasahan naman na magkakaroon ng karagdagang kaalaman sa mga kabataang estudyante ang nasabing aktibidad. Gayun din umano ang mabilang ang mga mag-aaral sa mga advokasyang magsasakatuparan ng organikong pagtatanim partikular sa lungsod ng Calapan. Sa ibang balita, sa pagbisitang muli ng Newsline team sa Bayan ng Victoria, isang proyekto ng DPWH Central Office na Gabion Dike ang kasalukuyang tinatapos 11 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ayon kay JVL Subcontractor Jovert Literal, ang DPWH Central Office umano ang implementing agency na nagsasakatuparan ng nasabing proyekto na may habang 1.8 kilometers na nagsimula noong buwan ng Setyembre ng taong 2011 at kasalukuyan ding tinatapos ang halos 100% nito at hinihintay na lamang ang final na inspeksyon. Sa ngayon ay 100% completed nito. Naghihintay lang ng final inspection. Nag-start yan, 2011, September. Kung matatapos po ito, sir, sa kasalukuyan po, ano po ang inaasahan po natin susunod na proyekto? Unang-una rito ay di patulad nating school na State College, Miscat, na nawala na ng baha dito ngayon. Yan ay Barangay Alcate. At ang isa pa ay di kami may mga lupa rito. Nakakapagtanim na kami ng mga halaman na gusto namin tanim. Naisakatuparan umano ang nasabing proyekto dahil sa mga nagdaang kalamidad na nagdulot ng pagbaha sa ilang bayan sa lalawigan, partikular na ang bayan ng Victoria, Nauhan at siyudad ng Calapan. Samantala, ilang puno rin ang kanilang itinatanim at alinsunod na rin sa greening program ng pamahalaan at maaari umanong maging proteksyon sa naturang gabion sa posibilidad ng pag-apaw ng tubig mula dito. Bunsod dito, asahan umano na mayroon ng proteksyon ang bayan ng Victoria sa posibilidad ng pagbaha sakaling dumating ang panahon ng pag-ulan. Susunod, suspected gun runner tulak ng shabu sa Rojas, timbog sa PNP. At Care Council Forum idinaos, election-related issue puntos ng pagpupulong. Yan at iba pa ang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala.
Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isang pinaghihinala ang tulak ng Shabu at nag-iingat ng ilegal na mga baril ang hinuli ng pinagsanib puwersa ng Oriental Mindoro PNP Intelligence Office at PNP Rojas sa loob ng kanyang bahay alas 5 ng umaga, ikawalo ng Pebrero. Sa inilabas na report, nakilalang suspect na si Huyoto Pekay, 51 years old, at ang kanyang asawang si Mercy Lorena Kay, 45 years old, kapwa residente ng Sisyo Cadena de Amor, Barangay Paklasan, Bayan ng Rojas. Nireid umano ng pulisya ang bahay ng suspect sa bisa ng search warrant na ipinalabas ni Judge Edraline Reyes ng Municipal Circuit Trial Court sa naturang bayan, bunga ng report na nag-iingat ng iba't ibang klase ng baril ang mga ito. Dalawang baril, isang kalibre 45 at paltik na kalibre 38 ang nakuha ng raiding team na nakalagay sa isang clutch bag na hawak ng grade 4 na anak ng mag-asawa. Nakuha rin ang tatlong magazine ng kalibre 45 at mga bala nito at bala ng Armalite. Sa paghuhulughog ng mga pulis, nadiskubre nilang hindi pa malamang timbang ng pinaghihinala ang shabu at drug paraphernalia na nakatago sa iba't ibang parte ng bahay. Umabot naman sa 2,415 ang nakitang pera kasama ang dalawang cellphones, folding knife at holster ng baril, ayon kay PO3 Rodolfo Guerra Jr. ng Rojas PNP. Bago ikinulong sa police station ang dalawa, idinaan muna ang mga ito sa barangay hall upang ipablotter. Tumayong testigo sa raid sina Barangay Kagawa, Dolly Magadja, Eddie Matulak, Rodemar Malubay, Belen Paz at Chief Tanod Reynaldo Moscoso. Sa record ng PNP PPO, ang Barangay Paklasan ay isa umanong notorious na lugar sa naturang bayan na pinagmumugaran ng mga taong involved sa shabu at gun for hire. Sa ibang balita, idinaos ang isang Care Council Forum kung saan punto nito ang ilang isyu hinggil sa darating na national at local election sa bansa na ginanap sa Bishop House Conference Room 12 ng Pebrero taong kasalukuyan sa syudad. Dinaluhan ang naturang pagpupulong ng ilang kilalang personalidad mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Commission on Election sa panguna ni Election Officer Ronnie Manuel, PPCRV Chairman Resty Consico, PNP, AFP, DILG at iba pa na may kinalaman sa darating na eleksyon. Punto dito ang ilang isyu hinggil sa national at local election sa bansa. Nagbigay ng kani-kanilang opinyon at suwestyon ang mga kinatawan upang mabigyang linaw at solusyon ang mga naturang posibilidad na problema. Ilan sa mga ito ang pagkakaroon ng COMELEC checkpoint, campaign paraphernalia at iba pa. Inaasahan naman na mabibigyang aksyon at solusyon ang nasabing mga isyu upang magkaroon ng fair and safe election sa bansa na kasalukuyang mitiin ng bawat mamamayan, partikular na sa lalawigan. Samantala, salit na ngayong 12 ng buwang kasalukuyan sisimula ng posting ng voters list ng Commission on Election, pinagpaliban ito sa 28 ng buwang kasalukuyan, bunsod na rin ng ilang kadahilanan. Kaugnay nito, patuloy na inihahanda ng City COMELEC ang inimprentang voters list para sa lungsod ng Calapan na nakatakdang ipost sa mga barangay hall upang tiyak na makikita ito ng mga residente ng barangay. Mahigit 70,000 katao ang registered voter sa Calapan City at paunang anunsyo ng nasabing ahensya sa mga botante na sa oras na ilagay sa mga barangay hall ang certified list of voters ay agad na tingnan kung kabilang sila sa nasabing listahan at itinuturing na lehitimong botante. Samantala, kung naantala ang posting ng voters list, tuloy naman ang pagsisimula ng kampanya para sa mga kandidato sa pagkasenador at party list groups. Habang sa 29 naman ng Marso, simula na ng kampanya para sa local candidates. Tampok ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TVNet Newsline. Morningstar Properties and Development Corporation. Good Shepherd Country Homes gives a breath of fresh air, greenery and peaceful surroundings.
experience the charm of relaxed countryside life. It's just 3 minutes away from the town proper. Good Shepherd Country Homes is the place you would want to call home. Offered single attached, townhouse, and combined townhouse. Can avail through Pag-ibig Fund. Morningstar Hills, exclusive subdivision, top of a hill, create your own exterior design houses. Morningstar Properties and Development Corporation. For inquiries, call 043-288-1600. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Bagamat nagkaroon ng malawakang information dissemination hinggil sa polisiya ng pagsusuot ng helmet na may ICC sticker o yung nasa standard hindi lamang sa lalawigan kundi sa buong bansa. Gaya ng nakagawian ng pagpapatupad ng helmet law, hindi rin gaano sinusunod ang pagsusuot ng helmet na may ICC sticker sa ilang bayan sa lalawigan. Sa bayan ng San Teodoro, ayon kay Municipal Mayor Apollo Ferrare, nagkaroon sila ng malawakang oryentasyon hinggil dito kung saan inoobliga ang mga motorista na sumunod sa nasabing polisiya. Ngunit hindi maiiwasan na may ilang pasaway lalo pa at wala naman silang nakikitang mga enforcers na maaaring humuli sa kanila at magpataw ng multa dahil sa kanilang paglabag. Ganun pa man ayon kay Mayor Ferrare, sa pamamagitan nila rin ng COMELEC checkpoint na isinasagawa sa kanilang bayan, binibigyan rin ng abiso ang mga napaparang motorista hinggil sa pagsunod dito. Umaga ng 12 ng buwang kasalukuyan, formal na ipinagkaloob sa mga kasapi ng Samanaka o samahan ng manggagawang nagkakaisa ng kamansihan ang mga pasilidad para sa buridaying gaya ng rice hull gasifier stove na idinao sa Barangay Kamansihan, Lungsod ng Calapan. Pinangunahan ang aktibidad ng Department of Science and Technology Region 4, Mimaropa, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority, Department of Labor and Employment, at City Government of Calapan na personal na dinaluhan ng mga kinatawan ng mga nasabing tanggapan, gaya na ng DOST 4B Regional Director Dr. Josefina Abilay, DOLE 4B Assistant Regional Director Attorney Alvin Villamor, TESDA Oriental Mindoro Provincial Director Engineer Renato Pantaleon, DOST Oriental Mindoro Provincial Science and Technology Director Jesse Pine at iba pa. Magkakatuwang ang mga nasabing ahensya sa programa kung saan ang technical assistance ay magmumula sa DOST. Ang TESDA naman ang magpa-fabricate ng isa sa mga pasilidad na tinatawag na dyeing vest, habang ang iba pang mga mahalagang kaalaman ay magmumula naman sa DOLE. Ayon kay DOST 4B Regional Director Abilay, simula pa lamang anya ito ng pagtulong nila sa Samanaka, kung saan maliban sa mga nasabing pasilidad, nais rin nilang tulungan sa product development ang grupo. Ang pinaka-importante talaga ay quality. Saka yung, yan, yung bag na itaas ng bag ay pantay na hindi mataas sa likod o mababa. Unless na yun talaga ang design niya na parang long bag. Eh bag naman ito eh. Diba? Ayun, yung quality, consistency ng quality. Yun ang isa. Pangalawa ay kailangang maging professional sa usapan. Kapag sinabi na ganong araw at ganong karaming budget at ganong design dapat i-deliver sa ganong araw, patuloy pag-iisip ng bagong itsura pa ng product. So new products, parang yung sinasabi ko kanina na kailangan patuloy ang pag-aaral ng mga bagong product para tuloy-tuloy ang negosyo. Samantala, ilang mahalagang puntos naman ang binigyang diin ng nasabing opisyal upang manatiling buhay o tumatakbo ang kabuhayan ng mga kasapi ng Samanaka, kabilang na ang pagpapanatili ng kalidad ng kanilang produkto.
Mariban dyan sa binigay namin sa ipafabricate pa na dyeing vat at saka itong rice hull gasifier. Unang-una yung malaking bagay yung rice hull gasifier kasi very environment friendly yung mga basura natin na kasi itong Oriental Mindoro ay malaki ang mga palayan dito, nag-debeta tayo ng mga palay sa mainland. E di yung mga kalat mo, very fire hazard kasi madali siya masunog. So, maano yan siya, nagiging, nire-recycle na natin yung waste. So, isa na tulong yun sa Mindoro. Ang next na tulong natin siguro yung mga new product development. Siguro ay sa susunod yung nahanapin namin training kung paano yung mga makapag-design ng mga bago. Sa huli, labis na pasasalamat ang mensahe ng mga kasapi ng naturang samahan sa panguna ng kasalukuyang presidente nito na si Faustino Aklan sa tulong na ipinagkaloob sa kanila ng mga nabanggit na ahensya ng gobyerno. If you need fresh flowers and arrangements for all occasions like weddings, church, decorations, birthdays, anniversaries, inaugurations, as well as party needs, balloons, and for all occasions, souvenir items, you can visit CFV Store located at JP Rizal Street, Barangay San Vicente, Oriental Mindoro. Or you may call telephone number 04328-8426, 2816-83, or cell phone number 0928-2651-4704 for inquiries. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 04328-4240. Mariring mag-log on sa www.tamaravision.net, ang official website ng Tamara Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joanne Caterina Perez Alberto, na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.